So, makikita niyo na na pag kayo ay nag-audit, you should be able to, pag nag-review kayo at nilagay niyo ng evidence, dapat yun yung isusulat niyo, 4.4. Pag wala silang process, hindi evident doon, ito yung standard, ibabangga niyo sa kanya, and then ilalagay niyo yung result, isusulat niyo. Walang may present na process, walang flowchart. May flowchart nga, hindi naman ginagawa. May flowchart nga, wala namang result. Kasi any process, dapat may result. Na-try nyo na sa bahay. Nakita nyo yung advantage ng one piece flow versus flow sa matching. I hope when you try to look at the process, hanapin nyo ang matching. Kasi pag nakakita kayo ng matching, may delay. Pag nakakita kayo ng matching, for sure, may inefficiency. Pag wala kayong makita sa process, kita niyo, oh, meron naman pala lahat eh. Hanapan niyo ng batching, tanungin mo yung implementor, yung process owner, sabihin mo sa, tanungin mo sa kanya. O, paano niyo ginagawa yung process? So, pag nakita niyo, binabatching nila, for sure, may inefficiency. Okay. Alright, napag-usapan din natin, there are different types of flowchart. Last time. Then, dinifferentiate din natin yung tungkol sa system, process, and procedures. So, yan yung mga different types of process maps. Pag nakita mo yung process flowchart, at nakita mo yung box-box lang siya, ibig sabihin, hindi siya natuto kung paano gumawa. Kasi meron tayong basic, meron tayong swim lane, value stream, cycle, different processes. For now, ang PNPGH, ang mga nasa documented information nila are all basic flowchart. Wala pa ako nakita ang swim lane unless i-develop nyo sa finance. Okay. Pero kung nakakita kayo ng swim lane sa susunod na audit sa December, commendable financial. Kasi nag-upgrade na sila. Hindi na sila satisfied lang sa basic flowchart. Now, for you, na auditors ngayon, you can now recommend dun sa offices ninyo, ma'am, subukan natin yung swim lane, subukan natin yung other flowcharts. Okay? So, we're now in part 2. So, dito naman sa part 2, pag-usapan naman natin yung tungkol sa 7S. Sa ngayon, yan yung sikat dito sa ating PGH. 7S. O, patatanungin ko sa inyo ngayon. Nakikita ko sa Viber group, pinahanap yan.
matanong ko nga kayo, kayo mismo. Tell me what are the seven S. In, ngayon, on top of your head. Sword, shine. Sword, shine. Dalawa yun. Standardize. Pass. Why do you need to sort? See? Kung kayo ngayon, nandito kayo, I'm pretty sure kayo may edge kayo dun sa mga nandito sa labas. Kung kayo ngayon hindi nyo ma-identify, hindi nyo ma-differentiate, hindi rin nyo ma-itemize, I'm pretty sure hindi nyo gagawin. Pretty sure hindi nyo gagawin. Why? You cannot do something that you don't know. Similarly, you cannot audit what you don't know. So, similar din po ang 7S. Itataka ako, 7S, 7S, 7S. O sige nga, paggawin mo nga. Gawin mo. Kasi it's one thing that there is a system. It's another thing that you can do the system. Ang problema, there is so, parang ilamor tayo sa napakaraming bagay na dapat gawin. Did you know that 7S came from 5S? Yeah, yung nanay, tatay niya. Pero ngayon sa Japan, some of the companies there realized it already na yung 5S, 5S niya hindi ma-memorize. 7S pa kaya? Anong ginawa, nila? Nireduce nila ito 3S. Tatlo na lang. Tatlo na lang kasi hindi yun yung point. Why? Because this system or this concept ng S, mga SSS na yan. Ang hinahanap mo dyan, yung 8 ways. Kung hindi mo makita yung 8 ways, huwag ka na mag 7S, sayang lang. Nasayang mo oras mo. Imagine mo, hindi mo na nga ma-memorize yun. Alright? So, in-adjust ko yung schedule natin. So, next week yung documented information. I don't know kung ito ay nandiyan sa video natin. Pero, huwag na natin ito na lang muna. So, ano ba yung history ng 5S? Para at least alam ninyo, pagka tinanong kayo, ano yung 7S na yan? 5S na yan? So, kung titignan ninyo, ang laging sinasabi kapag kayo ay undergo ng kahit anong training tungkol sa 5S, 7S, nasasabihin sa inyo, Japanese. Ang hindi sasabihin sa inyo na yung Hapon, pumunta yan sa Ford. Sila ang kumopia doon sa Ford company. Ako na ang Ford. Ang Japanese, they just copied it sa Ford. Ang origin niya noong araw is Henry Ford's Can-Do program. Ano yung Can-Do? Cleaning up, arranging, neatness, discipline, and going improvement. Nakita mo? Nakita niyo yun? Can-Do. Yung Can-Do. Eh, yung Can-Do. Can-Do eh. Yun yun, Can-Do. Can-Do. Okay? Ngayon, ang ginawa ng Hapon, Toyota kasi yan eh, yung sa Toyota. Si Henry Ford, sasakyan. Si Toyota, nung in-establish yung Toyota sa Japan, yung Japanese Toyota, ang ginawa nila, nag-benchmark sila sa Henry Ford. Tinignan nila, paano ba ginagawa ni Henry Ford yung mass production ng kanilang sasakyan? Papunta nila doon, nag-benchmark sila, nakita nila, meron palang ganyan Can-Do. Ang ginawa nila, kinopya nila. Copy nila. Ang ginawa lang nila, Hapon. Sherry, Seaton, Seiso, Iketsu, Shitsuke.
Ano ba yun? ano ba yung mga yan? Eh, hindi naman ako hapon. So ang ginawa, sort, set in order, shine, standardize, sustain. So, yan yung ibig sabihin. Kapag ikaw ay hapon, yan yung ibig sabihin ng hapon. However, nirename nito, ginawa ngayon, sort, organize, clean, routine, routines, and discipline. Okay? Hindi ko alam kung sinong matalino masyado, ginawang 6S. Dinagdag si safety. Aba, may mas matalino sa kanya. Gusto niya mas sikat siya. Gusto ko mas marami. Ayan, nilagyan yung security. Pero, may mga company na sa Japan ang sabi nila, parang pagdami-dami niya, hindi mo nagagawa. Kasi kung hindi mo nga alam, hindi mo memorize, hindi mo magagawin. 3 is, sweep, sort, standardize. Yun na, tapos na. Ano? Bakit nawala yung discipline? Alam nyo ba yung discipline is doing it every day? ang 5S, ang 7S, ginagawa yan araw-araw. Hindi yan yung kung kailan lang trip. Hindi yan yung kung kailan lang may inspection. Wala. Hindi yan yung kung kailan merong nagputos sa'yo. O mag 7S nga kayo. Hindi. Okay? Ginagawa ito every day. Kaya nga 3S, tinini-S na lang, tinanggal na yung discipline. Bakit tinanggal yung discipline? Kasi dapat ginagawa mo araw-araw. Mag 3S ka araw-araw, ibig sabihin may disiplina ka. Ano ibig sabihin ng discipline? What's the meaning of discipline? Sige nga, what is discipline? Being respectful sa sarili ko. Alam yung gagawin. Mm-hmm. Knowledge, yung sasabi mo. Dapat may knowledge ka. May knowledge yun. Hindi yung discipline. May knowledge ka nga, wala ka na mag-disiplina. Wala rin. Anong disiplina sa'yo? It's discipline. Responsibility. May responsibility. Hindi responsibility yun. Ano yung disiplina? Kasi alam ko, may responsible ako kasi ako, official ako eh. Gagawin ko yan. Disiplina yun. Do you think that is discipline? So, dahil ako ay responsible person, official kasi ako, police ako eh. Dapat disiplinado ako. Ganun ba yun? What is discipline sa'yo? May common sense. May common sense. Ah, marami akong kilala, may common sense. Pero wala disiplina. Oh, magaling pa ang magaling. Justify it. Ha? Doing? What is right? Doing what is right. Marami akong kilala. Ang ginagawa yung tama. Kung kailan niya trip. Ginagawa niya yung tama. Kung kailan niya trip. Diba? Kung kailan niya lang trip. Trip niya eh. Ano ba? Ano disiplina? Praying. Ah, marami akong kilala ng praying. Pero walang disiplina pa rin. Dami training. Training abroad, training din. Train to obey. Obey before you complain. Parang ganun ah. Discipline. Ano po? Parang continuous habit siya. Continuous habit. What is what? Sige, ituloy mo. Maganda yung sinasabi mo. Habit. Habit parang small things na ginagawa mo everyday. For continuous habit. Dagdagan ko ha, para at least mag-differentiate ninyo. Discipline is doing something even though ayaw mo. Yun ang disiplina. Discipline is doing something even if you don't like it. That is discipline. Sa panoon ko, aray ko, ayoko na mag-jogging, pero kailangan kong gawin. Kasi para sa health ko yun. Disiplinado ka, maging healthy. Hindi dahil may training ka, dahil meron kang college degree. Hindi, magkaiba yun. Discipline is doing something even if you don't like it. Ako, wala naman ako dito sa, ano, di naman ako sa ISO. Wala naman ako dyan. Ba't ba atin pa ba ako dyan? Ayoko naman yan. Ang dami-dami binabasa. Si Sir Ace, masyadong mahigpit. Lagi na lang, every 1 hour. Tawag doon, discipline.
Kahit ayaw ko, attend ako. That is this. Marami akong kilala, train. Marami akong kilala, Obito. Ano, follow and follow, tell you follow no more. Pero walang discipline. Bakit? Pag ayaw na, masakit na, tinigil na. That is discipline. Okay? Alright. So ano yung discipline nun? Ang ito, itong system na to, kailangan gawin mo yan araw-araw. Kahit bumabagyo, kahit kumukulog ka, kahit maraming ginagawa. Why? It only takes 15 minutes to do 3S. Kaya hindi nyo ginagawa kasi hindi nyo alam yung 7S. Ano ba yung 7S? Hindi ko alam eh. 3S na lang. Ano? Sweep? Sweep, di ba? O, maglinis ka. Sa tulad ito, tanggalin mo lahat yan. Malinis na. Sort. O, puro papel dito pa. Lahat papel lang to. Diyan, ball pen. Diyan, dito yung ano. O, chronological natin yung papel. Standardize. Mula ngayon. Mula ngayon. Araw na to. Gawin ko to, 15 minutes bago magtrabaho. Ngayon mo wala sa ito. Wala. Disiplinado ka na, malinis pa. Dahil malinis, hindi ka madudulas. Safety. Dahil malinis, kitang-kita mo kung nasan makikita, secure. Di na ba? Ano ang ginagawa natin? Yeah, yaman yun. Yaman Jesus. Tawag ni Jesus. Alam niyo ba yung napakasimple? Every time may puntahan ako, tanungin niyo yung mga sawan. Na-assign ako Orto, na-assign ako Mila. Every day, nag-duty ako. I do 3S. What? Ewan ko, kung nagtataka sila sa akin. Every time, bago ko mag-duty, bago ko magsimula, mag-3S ako. Malinis ang ER ward. Nilinisin ko yan. Pati yung BPA, pati yung ano. Nilinisin ko. Bakit? Imaginin mo na lang, ilang pasyente namin ang dadaan doon. May dengue, may pneumonia, may kung ano-anong sakit. Tapos, ikaw naman to. Di ba? Tapos, pinasok mo pa dito. Matutuloy pala yung sinundan mo. Ayun, alam sila nakita ko magtanggal ng veggie. Ano isa na dito? Tinanggal niya isa-isa yung veggie. Ito yung first time na makita. Why? Yes. Why? Ang tanong kasi niyan is very simple. Very simple. Tayo ay bahay ng sakit. And yet, kung di ka marunong maglinis, why? Dapat yan, basic yun. That is the basic essence of our job. Hindi ka man makagamot. Ba'y malinis naman yung lugar. Mag-inspection ka ngayon. Sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka magkakasakit dito. Pero what happens? Wala. Kami? Yan, dyan naman si Jesus. Hindi naman yung housekeeping eh. Yan, dyan naman si Jesus. Dyan naman eh. Ano na yun? O, huwag ka na magtaka na mamaya may COVID ka rin. Parang magtaka, nangyawa ka rin pa rin sa phone. Tapos magpapayo ka si Clay. Worse, iuwi mo sa bahay mo yun. Kawa-kawa na. Ay, o. Ba't kaya ito yung sipon-sipon? So, tapos nung tinatanong ka ng ER, may sipon ka ba? Meron. Yung mga kasama mo sa trabaho, meron? Meron. Alam ko lang, basta galing. Okay. So, sweep, sort, standardize. Ito. Sweep. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Sort. Ano nang itsensya na dapat nandyan? 11. Standardize. Ayos mo lang. Ngayon, dapat mula. Ang sabi nga, 5 years lang ang mga ibigay. Lens or implant? Dapat 5 years lang. Kasi every 5 years, nagbabago ang knowledge, ang information. Marami na ngayon sa mga nakasulat dyan, hindi na relevant today. Ito ko alam makakita, current therapy, 1976, current daw yun. Eh, Diyos ko naman.
Mag-aano na, magkakalahating century na yung libro na yan. Aba naman, baka gusto niyo namang, baka gusto niyo namang, mas matanda ka sa akin. 96. Aba, naman. But try niyo maggawa ng thesis. 5 years lang. Bakit? Siyempre, marami nagbabago. Ano yun, sir, na-implement mo ko sa no. Unfortunately, nobody cares. O kaya nga tanyan mo, yung mga utak ng mga nasa gobyerno, ayun yung 76 din. Okay, how can you change the mindset if you messed up sila in the past? Kaya I highly encourage each and every one of you, continuous improvement. Diyos ko, na-invento na ang internet, na-invento na si, pati nga AI na, i-type mo lang doon ito. Gusto ko ng mga studies within 5 years. Ano ba siya yung studies nyo? Kagaling nyo. Try nyo lang. Okay. So, again ha. Without looking. What is 3S? Sweep, sort, standardize. So, tingnan nyo ha. Sweep. Linisin ko muna. Diba? Na, tayo naman talaga as police, clean and green nga eh. Maglilinis ka muna. Then, sort. Then, standardize. Ganun din sa bahay. Pag-uwi nyo sa bahay mo. Try nyo. Yung bathroom. Tapos meron kayong parang cabinet doon. Sweep! Tanggalin nyo lahat. Sweep! Tanggalin nyo lahat. Pero yun sa amin, sa, kahit nung bago ko lang ma... Sabi ko, pwede pala yun. Banda ko sa bahay. Cabinet namin, puro damit eh. Sweep! Tinanggal ko lahat. Ilagay ko sa kama lahat. Sort! Tinignan ko, may mga butas na bread. Yung mga luma na, apon. Yung mga hindi ko ginagamit. 10 years ago pa nagamit ito ah. Tanggalin mo na. Tanggalin ko. And then standardize. Lahat ng bread dito. Lahat ng t-shirt dito. Diba? Maganda pa niyan, sulatan mo. T-shirt. Brief, panty, hindi kayo kadali, pagbukas mo ng gano'n ng cabinet, eh, wala nang isip-isip, imagine mo ha, wala nang isip-isip, kuha nang brief, kasi alam mo nandun siya eh, kahit nakapikit ako, alam ko kung nasan siya. Imagine mo na lang, kung ilang minuto ka, naghahanap ng brief, eh, huwag na kayo lumayo, dyan na lang, pagbalik mo sa office niyo mamaya, buksan niyo yung... Buksan niyo yung drawer! 1, 2, 3 Buksan niyo yung drawer! Tingnan niyo! Yung personal drawer niyo. Buksan niyo! Hanap ko sa inyo yung hindi niyo makikita parate. Oh. Ito, igawin niyo ito ha! Gawin niyo! Sweep! Buksan mo! Ilagay mo sa mesa! Isarado mo! O kaya punasan mo muna! Iarkulan mo! Tapos bago mo isarado, sort! Ilang ballpen ba kailangan mo? 10? Abay, kung 10, abay, kagaling mo naman magsulat, no? Uubos mo pala yung ink ng 10. Ako doon sa, ano, sa ER, pinagtatagdal ko, wala na palang ink, wala na palang tapon. Okay? Ito, alam ko nandun to sa, ano? Nagyan daw ng kape po. Ito, lean bathroom. Napanood nyo? Yes, sir. Ha? Na ha? Ayun, kanina. Lean desk. Di na, mayago. Ito, bata. Imagine nyo, bata na lang. Ha? Ito, kaya ng bata, kaya ng pulis. Gulo. Yes. And then, she's all out. She's all good.
Try nyo lang. Ah, alam ko naman hindi nyo magagawa sa isang araw. Kasi habit forming ito eh. You need to do it kahit ayaw mo. Kahit ayaw mo. Minsan nga, ito, kasi higyan ako eh. Nakatamad na ako lang gumagawa nyo ito. Diba nyo? Ayaw mo nga ito. Ganun eh. Ayaw nila eh. Lead by example nga ito. Masyado mahaba ito. Saka mas madaling hanapin pag nakasort yung organized mo ngayon. You now know na from 7S, 3S lang pala kayo nakakamulit. Gawin mo lang yung 3S everyday. Nag-7S ka na. Dahil nga. Pag tinanong kayo, 7S pa kayo? Yes, ma'am. Paano mo nasabi? Oh, kita mo naman, organize. Then, you don't have to 3S everything. Kasi ang problema kasi natin, ano, napakahilig talaga natin batching. Anong gagawin? Next month, mag-designate pa ng araw. Next month, kailangan ng mukhang araw na to, kailangan magawa tayo. Sir, tunog yun. Nakalimutan na. Ay, naku, meron pala activity. Ako, wala na. Mag 3S ka, 15 minutes. Ito muna. Ito muna, ha? Kaya mo na yan. Wala tayong magagawa dyan. Ito muna. 3S. Wala, siguro 15 minutes na mo. Bukas, 3S, bukas, 3S, bukas, 3S, bukas, 3S. Tingnan nyo, after one month, na 3S muna lang. Tsaka isa, mag-schedule tayo ha, dapat sabay-sabay tayo lahat. Nabuhis mo ba sa'yo, kasama mo. Chit, dinamay pa ako na ito. Diba? Pero kayo yung may knowledge. Do it, lead by example. Magugulat kayo, malilinis mo. Alam, hindi mo maagad-agad. Alright. So, let's now learn how to see waste. Kasi, ang purpose talaga ng 3S is makita mo ang waste. Kaya ka nag-3S para makita mo yung waste. Ang problema kasi sa atin, hindi natin nakikita yung waste kasi nga, hindi ka nag-3S. Bakit hindi ka nag-3S? Kasi hindi mo alam may 3S pala. Ginagawa mo 7S. Kung hindi mo ginagawa yung 7S, everyday. Okay? So, let's learn how to see waste. Anti-politics. Holder is host to the American Innovator. Your American spirit is alive and well, and everywhere I travel around the world, I bring back ideas and creativity to share with my audience to continuously improve and change the way we live. Welcome to the American Innovator. Hi everyone, Paul Akers with the American Innovator. This week we're going to talk about the 8 ways. Now let me tell you what happened. The other day we got home from a trip and my wife had opened up all the mail after 1 week. And she had this gigantic pile of mail of all the wasted mail and this little tiny pile of mail of all the relevant mail. Tons of overproduction, tons of waste. It was just staggering. When I saw it, my wife pointed it out to me. I said, that is just not right. Then what happened was, I was driving to work today, I said, you know, how can we make a silly video that really conveys how important it is to know the 8 ways and be able
able to see him. So I was driving to work this morning. I found this silly script, and I went ahead and put it together. We walked it in a matter of like 15 minutes. I assembled our entire team. We got together, and we shot this video that you're going to watch right now. Hopefully, you're going to enjoy it because it's going to bring some levity to the idea of the eight ways. But it's critical. If you want to become a lean thinker, you must learn the eight ways, and you must be able to see them. And this video hopefully will portray that. So, enjoy. At Fast Camp, we study the eight ways every day. And our people know them so well. And the first one is overproduction. That wasn't enough. It's awesome. Overproduction. I gotta go put it on the shelf. So, ang waste, ang pinaka-mother ng waste lahat, is what? Overproduction. Sobra-sobra tayo mag-produce. Sabihin, dapat mag-print tayo ng, katulad sa iya, pupunta kayo, kadaming forms. Overproduction. Bakit siya ang mother of waste? Kasi, tingnan mo, dahil nag-overproduce ka, marami kang ipaprocess. E kung 1,000 yan, ipaprocess mo 1,000. Ha? I-print mo, tingnan mo, saan dapat yan, anong klase to, processing mo. Tapos, saan mo ilalagay? Dahil nag-overproduce ka, stocks. Lalagay mo sa inventory mo. Talagay mo stock. Stock sin, sir. Stock. Kadaming nakaganon. Tignan nyo, pag bumalik kayo dun sa office mo, overproduction. Daming forms. Hindi mo kailangan. Yan ang difference ng overproduction tsaka just in time.
kung kailan mo lang siya kailangan, saka mo lang siya gagamitin. Kailangan mo ngayon? Kailangan ko gagamitin. At dahil may ka mag-batching, ang ginawa mo, over production. Tabihan mo na yung print niya. Kaya anong gagawin mo ngayon sa print? I-stop mo. Ano nangyari? Biglang nagbago yung form. Ano nangyari doon sa? Defection! Eh, di ka pa nag-3S. Mga form na to. Eh, eto na. Ginamit ngayon yung ulumang form. Mali pa na. Defects. At dahil marami kang pre-produce, marami kang inventory, kailangan mo ngayon i-transport yun. Kung kala mo, dun lang yun. Hindi. Sino may kailangan? Kadala nyo dyan. Dahil marami, balik-balik. Next! Dahil maraming transportation, aba marami ka rin wasted motion. Yes. Next! Dahil maraming delay dahil sa overproduction, sino nag-aantay? Pati yung nagtatrabaho. Kasi mahinig bang batching? Hindi just in time. And of course, dahil may waiting, merong nagpe-Facebook. Kasi nag-iintay siya eh. Ano gagawin ko? Eh, tapos na ako. Sayang. Sayang yung 8 oras mo dito. Eh kung just in time lang sana. Maximize mo ngayon yung iyong airports. Oh, ito ah. Exercise. Yan sa likod ng inyong mga blankong papel. I want you to draw a schematic of your office. Sulat niyo. Lagay niyo doon yung table, yung receiving area, and then asan pupunta yung boss mo. Okay? I-ano niyo lang yung parang top view. Okay? I-drawing niyo lang. Yung i-ano niyo sa, visualize niyo sa utak niyo. Pag kayo ay drone at nakikita niyo pababa, tingnan niyo yung pasokan ng pinto. Okay, yung receiving area, yung dokumento, tapos yung mga tables, lagay nyo rin yung tao kahit bilog lang, tapos hanggang saan. Lagay nyo rin yung mga, kung may mga kitchen kayo doon, lagay nyo rin. Okay. Lagay nyo rin kung nasaan yung water dispenser. Ulat nyo ha. Lagay nyo rin kung nasaan yung CR. Kung wala dyan sa loob, lagay nyo kung nasan yung CR. Hindi nga. Ang tagagawin natin ngayon, spaghetti diagram. Tawag dyan, spaghetti diagram. Para makita natin kung merong transportation delay at saka wasted motion. Lagay nyo rin kung nasan yung cabinet, ano nakalagay sa cabinet. Na? Lagay nyo rin pati telepono. Asan yung telepono? Okay na? Tell me kung okay na. Taas ang volume. Walang kayo natututunan, ha? Tingnan natin.
pala yung ISO. Actually, hindi tuturo sa inyo na paganyan yung ISO. Okay na? Okay. Gusto ko, ang gawin nyo ngayon, dalawang activity. Number one, CR. Nasa na CR. Then number two, i-track nyo kung paano kayo mag-process ng dokumento. Yan yun ang schematic diagram. Pupunta doon. Tapos talagyan na ilang minuto, ha? Segundo lang. Ay, sa amin, 5 minutes lang. Basta sulat nyo lang yung paano kayo. Tapos i-add natin yan ngayon. Yan eh, yung pagpasok ng dokumento hanggang sa lumabas yung dokumento. Kailangan kayo ha, yung tatayo pa, tapos susundan mo yung papel. Kata nyo na. Okay, CR muna. Pag-usapan natin CR. Ilang minuto o ilang segundo, mula doon sa mesa mo, papunta sa CR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps. 7 steps. Marapit na. Tapos hilid ko lang eh. Ganyan lang ako sa akin. Okay. Ilang beses kami sa loob ng sana? Depende sa daming ininom na tubig siya. Marami kasi. Ah, okay, limitan din mga... Ang dinahapon na yan, no? Mga 4, 5? 5 times. Sino pa? Kami, sir. Approximately 20 to 40 steps sa labas ng CSU. And how many times kung siya sa labas? Kalkulayin mo, ilan ang nawawala, ilan ang nawawala sa iyo sa loob ng sakto. Ilan? 15 minutes per day. Tama, 15 minutes per day. I-multiply mo ngayon yan sa 200 days. Because there are almost 200 days in a year, right? 300. Ilan na? 300. 300 minutes. Multiply mo ngayon dyan sa 10 years. Dahil 10 taong ka na sa servisyo. 3,000 minutes. Divided by? 60. Mag? 60. 60. 60. 11 oras. 500 hours. 500 hours divided by 8. Divided by 8. 8 hours a day lang, di ba? Divided by 8.
52.5. So, sa loob ng 10 taon, nagsayang ka ng 52.5 days na ang ginagawa mo lang pumunta sa silang. Do you get the point? Yes, sir. Do you get the point that we are wasting time? Tapos nagre-reklamo kayo. May kulang oras ko pa gawin yung isang bagay. Nakumpisigil record pa. Alam nyo kasi, hindi nyo kasi marirealize siya hanggat hindi nyo nakikita on a long-term basis. Kala nyo, kapag-inis lang naman, ano naman yung mawala sa akin. Pero hindi nyo naiintindihan na kapag ito inad mo to, is, ilang years ka na sa service? 26. So, times 26 years yun. Ha! Madinig mo kung ilang oras yung nawala sa buhay mo. Na supposed to be, dapat nung 8 oras mo, nagtatrabaho ka lang. Kaya pala nag-o-overtime ka eh. Kaya ka pala nag-o-overtime. Anong galing ko sa PSM yun nung nakasama niyo ako? Pag sinabing alas 8 oras ng trabaho. Pag sinabing alas 5, uwi. Because that's the limit of my time. You don't realize that siguro kasi hindi pa pinamumukha sa iyo na meron wasting. But if you now know, learn how to see waste because 23S ka araw-araw tapos may knowledge ka sa 8 ways, marirealize nyo ngayon, magiging sensitive kayo, yung process ko ba may waste. Now, if you go back to your offices, ito assignment ko sa inyo. Once you go back to your offices, you go back to your process flowchart. Kahit anong flowchart yan. Wala ko pakialam anong flowchart. Hanapin nyo ngayon si 8 ways. Meron ba akong overproduction? Meron ba akong overprocessing? Meron ba akong defects? Ano mo, katatago mo. Hindi mo na nga nakita, pagkakita mo, bulok na. Expired na. Defects. Pero na, mahilig ako magtago ng araw ng sapatos. Galit misis ko sa akin pag asalda sa... Bakit di mo matakin yung mga sapatos mo? Eh kasi kailangan ka sa servisyo. Ito na, tinago ko ngayon, white shoes ko. Biglang na PFT, ginamit ko, mumanga. Bakit? Yung pala 2 years lang ang sapatos. 2 years lang. Kasi sinadya nila yan para bumili ka ulit. Advisable pala siya, no? Ang gums doon, yung parang rugby nila. 2 years lang, expired yun. Kaya huwag kayong bibili sa mga depo. Tingnan nyo yung ano, yung ganun ninyo yung etiketa. Kaya pala ang sale nun, paano? Gagamitin mo na lang na isang taon. 70% kaya, sir. Ay, oo. Tapos, after 1 year, ano gagawin yung sapatos mo? Ngongo. 50-70%. 2 years lang po. 2 years. Try nyo yan. Baka sabihin nyo, sinungagin mo. 2 years lang. Ito naman, sir. 2 years lang. Padalo na, pag hindi mo ginamit. Tapos meron pa kaya, misis ko yun. May binili ako sa kaya, sperry. Mahal-mahal pa naman. Pero dahil 70% off, sige niya lang. Regalo ko sa kanya. Hindi niya ginamit. Nung ginamit ka one time, nagpulbos. Nagpulbos. Tanggal lang lahat, hindi lang swelas, pati yung mga ganun. Tanggal. Because as a formation, nagpupulbos yung black shoes natin. Huwag nyo gamitin yung ano, yung sapatos natin ng pang-PFT, yung blue. Huwag nyo gamitin ng 6 months. Then, try nyo, huwag nyo gamitin ng 6 months. Huwag nyo galawin. Tago nyo lang. Yun yun. Kasi nga, bukod sa... Sorry, ito kasi low quality kasi. 2 years lang. Nasa na kaya yun, sir? Nasa dun sa... Ano nga yun? Yun sa Maramihan galing China. Ito, okay? Alright, so... Ano kasi na? Oo, nasa Alibaba. Ano kasi na? Okay, so we'll stop now. Ang ganyan na lang naman talaga yung ano ko eh. Yung the rest niyan.
Para sa inyo naman na yung copy. I want you to have the pagbalik nyo sa mga office nyo. I-try nyo yan, yung spaghetti diet. Sundan nyo yung papel. Sundan nyo yung papel. Nireceive. Sundan mo siya. Na minuto, papunta doon. Tapos pumunta dito, pumunta doon. Pumunta dito, pumunta doon. Check natin niya sa atin. Hindi nga, kasi doon nyo lang marirealize, eto. Meron ba kaming overcut? Print ba ako ng print? Ayos ka atin. Sa amin dyan, sir, overtime. Overtime sa amin. Pero hindi sa amin, okay, sa kabila. Kung nag-aantay kami na kung mayroon overtime. Well, anyway, that ends our session. Next week, we will be mas mabigat na yung next week. Kasi bukas, isesend ko na sa inyo yung mga dapat inyong panoorin. Kasi hindi ko na siya babalikan. Okay. Diretso na tayo doon sa mismo nitty-gritty ng documentation. Mahirap po pag-usapan ang records management at saka documentation kung wala kayong background. Okay, mag-alala. Tinapos ko na yan. What? Kasi just in time tayo. One time ko lang ginawa yung program, yung program na yon. All you have to do is to watch it. Nandun na lahat ng kailangan ninyong malaman sa documentation. Nandun na rin lahat ng mga gusto ninyong malaman tungkol sa records management. Yung gagawin na lang natin next week is clarification. Ka-clarify mo na lang sa akin ano yung hindi nyo maintindihan at bakit hindi, bakit magulo pa siya para sa inyo. I don't expect you to understand it in one sitting. Ako kasi, bukod sa ginawa ko na siya, ang ginagawa ko pa niya, pinapanood ko pa ulit. Matakay mo, ako na gumawa nun. Pero pinapanood ko pa rin yan. Bakit? Kasi iba yung napanood mo ngayon, iba yung napanood mo bukas, iba yung napanood mo 1 month from now, iba yung napanood mo 6 months from now, iba pa rin yan pag napanood mo 1 year from now. Kasi nagbabago yung appreciation mo. Lalo na pag ginagawa mo na. Right? Sige. Thank you very much. Thank you. Tapos ka naman yung sa oras. Yes, sir. May natutunan na naman tayo. Sorry, ito 22 pages. Ito yung yes. Nabigyan mo na. Okay, ma'am ko lang ako sa'yo ng isang mga. Ang may ganyan to ka naman. Masahin nyo yan, ha? Hindi yung mga dos. Hindi yan para sa akin, para sa inyo. Kasi ako binasa ko na yan. Pwede ka lang magbago ma'am. Pwede ka lang isa na lang yung 22 pages po. Yung para next week. Okay, thank you. Para mabasa niyo lahat yan, basahin niyo kasi 15 minutes. Tigil na. Huwag niyo lang yung sobrahan doon. 15 minutes na. Pero 15 minutes a day for the next 10 years, I'm pretty sure magiging expert na. Yung classes kayo yun. Ito yung dahil. Peace meal tayo. Ayaw kong kaklaman ng gawin. Bigay mo naman sir, kung kailan siya nagamay, saka kami nagsimahin. Ay! Sabi ko, wala ko. Wala. Wala ka ba? Basta diretso lang. It's bound to make mistakes. Ano ba ma'am? Ano ba yung... May ayos na 9,000 yuan ka na din. Baka kung pwede mo kayo. Wala, isang complaint. Alam mo, wala na ako na sa sige ma'am, pag ano yung kulang natin? Tapos, meeting lang ako. Ano ma'am, okay na po. Patuloy. Sige sir, thank you po. Bye. Hello.
Sir, sir, sir. September 20. I hope you guys are enjoying and learning the series. Hey, magkano pa lang dito ngayon? Ano na?